So yun, magandang hapon. Magandang hapon ulit mga kalitar. At sa video natin ngayon mga kalitar ay meron tayong tutorial tungkol sa isang saranggola mga kalitar. O sa isang maliit na saranggola. Paano nga ba mga kalitar gumawa at magpalipad ng isang maliit na saranggola? O paano natin to mapapalipad ng ayos? So marahil yung iba kasi ay hindi masyadong maalam o hindi pa alam yung tamang diskarte ng paggawa ng isang maliit na saranggola. So yun ang ating tatalakayin ngayon dito sa video na to, dito sa ating vlog o dito sa vlog ni Kalitar Vlog mga kalitar. Pero bago natin umpisahan, huwag nyo muna kalimutan mag-subscribe mga kalitar. Andyan lang yan sa baba, pindutin nyo lang yung subscribe at i-click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga panibagong vlogs na gagawin natin mga kalitar. So ito mga kalitar, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang maliit na saranggola. O yung lumilipad, kasi karamihan yung iba gumagawa ay hindi lumilipad kapag maliliit yung ginagawa. So meron tayo dito mga kalitar na isang saranggolang maliit. Ito, maliit lang talaga mga kalitar yung saranggola natin. Siguro, yan, parang dalawang dangkal lang. O higit lang na konti sa dalawang dangkal mga kalitar. Ito mga kalitar yung saranggola natin. So hindi natin siya binagtingan sa magkabilang gilid kasi ganyan yung maliit, madaling pantayin mga kalitar. Okay, gumamit tayo ng liteng pantali o yung pantali sa pids mga kalitar. Tapos ito mga kalitar. Okay, talakayin natin. Turo ko sa inyo kung paano ito ginagawa mga kalitar. Okay, ito mga kalitar. Nasa harapan na natin yung ating saranggola na maliit. So, diretso na natin yung papabalatan mga kalitar. Nandito yung ating kagamitan. Meron tayong gunting, katul, lighter at saka cutter. So, kasama natin yung pabalat mga kalitar. Manipis lang gagamitin natin kasi maliit lang yung saranggola natin para madali niyang madala yung plastic pataas at maging magaan. Kailangan kasi magaan mga kalitar yung isang saranggola maliit. So ito mga kalitar, kapag kakayas kayo mga kalitar ng kawayan ay siguraduhin nyo kapag maliit mga kalitar, lalo't lalong hindi pa kayo sanay magkayas, siguraduhin nyo yung balat ay nasa ilalim mga kalitar. Okay, di ba nakikita nyo yan mga kalitar? Wala siyang balat sa ibabaw. So sa mga expert na pwede kayong gumawa ng maliit, sa expert ng kumayas sa mga kalitar, pwede kayong gumawa ng maliit na nasa ibabaw yung balat. So ito kasi mga kalitar ay nasa ilalim yung balat. Ayan mga kalitar, napansin nyo. Pasensya nyo na yung kamay ko, hindi ko na kinahihiya yung kamay ko kasi lagi akong gumagawa ng saranggola at ganyan yung naging itsura ng kamay ko, puro kalyo. Ayan mga kalitar, nasa ibabaw talaga yung balat, yung nasa ilalim talaga yung balat. Okay, ito yung ibabaw. Ayan. Ito yung ibabaw mga kalitar, ito yung likod. Yung likod, dapat yung balat nandun. Diba? Tapos sa hubog, siguro mahirapan pa kayo sa unang gumawa ng ganitong hubog. Yan, ganyan, bilog. Sa una talaga mahirap mga kalitar gumawa ng ganyang hubog. Pero kapag yung ang balat nasa ilalim, magiging madali lang yan kasi malambot lang. I-bend mga kalitar kapag ang balat nasa ilalim. Okay, maging sa puwet mga kalitar, ang balat ay nasa ilalim pa rin. Okay, ito yung balat oh. Huwag nyo na pupunahin yung kamay ko, hindi ko kinahihiya yan mga kalitar kasi ganyan talaga yung buhay magsasaranggola. Nasa ilalim pa rin yung balat. O, diba? Siguraduhin nyo magiging mabigat yung ulo kasi yan ang problema ng maliliit na saranggola. Kapag ang maliliit na saranggola gumagawa kayo, umiikot kasi nagiging magaan yung ulo mga kalitar. Yan ang problema ng maliliit. At kailangan din malambot yung pakpak mga kalitar. Kapag matigas, isa pa rin yan sa dahilan sa pag-ikot. Pero madaling remedyo sa pag-ikot mga kalitar ay dadagdagan natin ng pako sa ulo o lalagyan natin ng sumba. Okay, ayan mga kalitar. Okay, kung anong malalaman nyo yung hubog nyo kung parehas ng kawang mga kalitar. Ayan mga kalitar. Okay, focus natin. Kawang siya sa kabila, dito sa kabilang pakpak. At maging sa kabila, dapat mga kalitar ay kawang din. Doon nyo masasabi na pantay ang inyong hubog mga kalitar. At pag tinignan nyo, sisipatin nyo ng ayos mga kalitar, ay makikita nyo kung pantay na pantay talaga yung hubog. Okay mga kalitar. Okay, sa salagunting mga kalitar ay ganito. Kailangan malaki, medyo malaki lang yung pangulo nyo dito kasi kailangan niya talaga mabigat yung ulo pag maliliit yung ginagawa. Okay? Okay, ano mga kalitar yung anak ko, nandyan. Nanonood siya sa aking pagbablog.
So balang araw isa yung tuturuan ko yung gumawa ng saranggola at maging isang magaling din yung magagawa ng saranggola, mga kalitar. So syempre, kailangan mo na pagigihin yung pag-aaral para hindi lang puro saranggola yung inaatupag, mas maigi yung may pinag-aralan kaysa puro saranggola ang nasa isipan, mga kalitar. Okay, yan mga kalitar, ready na yung pabalat, saka yung ating gunting, katol, lighter, cutter. Kaya umpisahan na natin pabalatan to, mga kalitar. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Taste on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bali, hindi natin ito papaliparin, mga kalitar, dahil sa bukod na video, mga kalitar. Okay, yan ulit, mga kalitar, yung saranggola natin, no? Wala na siyang bagting dito, hindi natin lagyan kasi kita naman natin na pantay. Kaya kahit hindi na natin lagyan ng bagting yung magkabilang pakpak, mga kalitar. So, ito yung, ano niya, mga kalitar, harap. Tapos, ito yung likuran. Diba, mga kalitar? So, susubukan natin ito paliparin, baka bukas, mga kalitar. Pero, lalagyan natin siya ng sumba, mga kalitar. Parang mas maganda kasi pag may sumba ang isang saranggola. Kasi maliit, hindi man siya kita masyado sa taas, eh tumutunog siya, mga kalitar. Kaya mapapansin mo na may saranggola sa taas. 'Di ba, mga kalitar? Okay, gagawa naman natin susunod 'to ng sumba. Sumbang film strip pa rin o sako na lang, mga kalitar, siguro. Maalin sa dalawang sumba ang ating gagawin. Okay, hanggang dito na lang, mga kalitar, ang ating video. Salamat sa inyong panonood at maraming thank you. So yun, mga kalitar, huwag nyo kalimutan mag-subscribe ulit dito sa aking YouTube channel, mga kalitar, Kalitar Vlog, tungkol sa mga saranggola at sa mga ganitong mga klase ng content, mga kalitar. Eh, pasuporta dito sa akin. So maraming salamat, mga kalitar. Hanggang dito na lang at bye-bye.